ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang nagsasalita pa si Jesus, isang babae mula sa maraming tao ang malakas na nagsabi sa kanya, "Mapalad ang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot si Jesus, "Kaya talagang mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos." At tumutupad nito, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ngunit sumagot si Jesus, "Kaya talagang mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Baba ang tingin sa mga kababaihan noong panahon ni Jesus. Itinataguyod ni Jesus ang karapatan nila at binibigyang tinig niya ang mga kababaihan. Ginawa pa niyang kabahagi ang mga babae sa kanyang pangangaral sa madla. Kinilala ni Jesus ang babae na taos pusong nagpahayag ng kanyang saloobin. "Mapalad ang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Namangha ang babae sa kapangyarihan ni Jesus laban sa masamang espiritu. Lantaran niyang ipinahayag ang paghanga niya kay Jesus. Para sa babae, mapalad ang ina na nagluwal ng isang anak na kagaya ni Jesus. Hangad ng bawat ina ang pinakamabuti para sa kanyang anak. At marahil naghangad ang babae na ito na magkaroon ng isang anak na kagaya ni Jesus. Nais ni Jesus na ibaling ng babae ang paghanga nito sa kanya patungo kay Maria na kanyang ina. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pakikinig sa salita ng Diyos at pagtalima dito. Hindi dapat mabaling ang ating tuon sa mga kakaibang kapangyarihan ni Jesus. Sa halip, mahalagang pakinggan natin ang kanyang salita. Hindi tayo dapat mapako sa paghanga at sa malaking pribilehiyo ng pagiging kalahi ni Jesus. Tinuturuan niya tayo na makinig sa kanyang salita at hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pagsasagawa. Sa bawat pagkilos ni Jesus, nananatili siyang kaugnay ng kanyang Ama.